Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Alagang Golden Retriever, tagakuha ng mga in-order na parcel ng kanyang fur parent. Fur baby na game mag-selfie, kinatuwaan ng netizens. Paralisadong lalaki na kapag lalaro ng online chess gamit ang isang brain chip. Couple sa Netherlands, madamdaming na maalam matapos sabay na sumailalim sa euthanasia. At Pia Wurtzbach at Jeremy Johnsy, ipinagdiwang ang kanilang first wedding anniversary. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, good dog! Ganyan ang alagang Golden Retriever ng isang fur parent mula Iloilo dahil ang asong si Kyat Kyat ang kumukuha ng mga in-order na parcel ng kanyang amo. Ito pa mismo ang lumalapit sa delivery rider. Silipin ang pag-fetch sa parcel ni Kyat Kyat sa trending report ni Pamela Adriano. Good job, Kyat Kyat! Another parcel successfully received na naman ng aming fur baby na si Kyat Kyat. Ayan. Kahit mabigat talagang pinagtsatsagaan ni Kyat Kyat. Kinatutuwaan ng marami ang cute na cute at maaasahang fur baby na ito na si Kyat Kyat. Na-train kasi ito sa pagkuha ng mga parcel na ino-order ng kanyang fur parent na si John Mark mula Pasig City, Iloilo. At si Kyat Kyat din mismo ang kumukuha ng mga dumadating na package mula sa delivery rider. Dati raw ay sumasama lang ang kanilang alagang aso sa nanay ni John Mark tuwing sasalubungin ang mga rider. Hanggang sa tinuruan na ng kanyang nanay si Kyat Kyat kung paano mag-fetch ng mga parcel. Sa una raw ay maliliit na package ang kinukuha ng kanilang fur baby at ibinibigay sa nanay ni John Mark. Pero kalaunan ay natuto na rin daw ang aso na kumuha at mag-abot ng mga malalaking parcel. Kaya maging ang mga delivery rider ay kinagigiliwan si Kyat Kyat at kinukunan ito ng litrato. Si Kyat Kyat pala ay ipinangalan mula sa kanyang nanay na si Orange. Sa ating next viral story, chess telepathy. Tila ganyan ang paraan ng isang paralisadong lalaking ito para makapaglaro ng online chess. Naging posible kasi ito sa pamamagitan ng isang brain chip implant na isinagawa ng neurotechnology startup ng bilyonaryong si Elon Musk. Ang buong detalye iahatid sa atin ni Milly Borja. Hello world, how's it going out there? My name is Bliss and I'm an engineer at Neuralink. And I'd like to introduce you to the first ever user of the Neuralink device. And I think you're my only telekinetic friend that I have. Meet Noland Arbo, ang paralyzed patient na nakapaglalaro ng online chess sa pamamagitan lang ng kanyang isip. Ang 29-year-old na si Arbo ang kauna-unahang pasyente na nilagyan ng brain chip ng startup neurotechnology na Neuralink na pagmamay-ari ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk. Yeah, my name's Noland Arbo. I'm 29 years old. About 8 years ago, I was in kind of a freak diving accident and dislocated my C4-C5, so I'm a complete quadriplegic.
So I'm paralyzed from below the shoulders. Nagagawa ni Arbo na kontrolin ang cursor ng computer o ang keyboard gamit ang kanyang utak para makapaglaro ng chess online. Nakakonekta lamang wirelessly ang computer sa Neuralink chip para gumana ang telepathy ng pasyente. Yeah, so I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's all me, y'all. Matatanda ang noong Enero, inanunsyo ni Musk ang kauna-unahang taong nakatanggap ng chip implant na ngayon ay inanunsyo na bilang si Arbo. Setyembre ng nakaraang taon, nang bigyan ng clearance ng United States Food and Drug Administration ang kumpanya ni Musk para isagawa ang nasabing implant. Ngunit ayon sa ilang report, hindi ito maituturing na big technical leap dahil taong 2004 ay nakapagsagawa na rin umano ng brain chip implant sa paralisadong pasyente. Pero paglilinaw ni Arbo, bagamat may ilang issue pa sa nasabing technological innovation at hindi pa rito natatapos ang mga pag-aaral, ngayon pa lang ay binago na nito ang kanyang buhay. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating kwentong Pampa Good Vibes, Selfie Doggo. Sa panahon ngayon, parte na yata ng pang-araw-araw nating ganap ang kumuha ng litrato o kaya mag-selfie para makaipon ng memories. Siyempre, hindi rin magpapatalo ang ating mga fur baby katulad na lang ng Shih Tzu na ito na tampok sa ating istorya. Ang asong si Gumi kasi game na game lang sa pag-selfie at tila yata sanay nang humarap sa camera. Halina't kaaliwan ang selfie doggo na ito sa trending report ni Liway Abbas. Kung mahilig kang mag-selfie, tingin ko ay magkakasundo kayo ng viral Shih Tzu na ito. Isang fur baby ang bida ngayon sa social media dahil sa kanyang pagkahumaling sa selfie. Tama po kayo ng dinig dahil ang Shih Tzu na si Gumi, tila yata sanay na sanay ng humarap sa camera kapag natutunogan niya ang nakaharap ito sa kanya. At kapag naririnig ang salitang selfie, ay agad itong sumasama sa kanyang fur mom para mag-smile. Wala pa! Andali, wait muna, sit muna, sit muna. Oh, wait! Picture! Up ka na! Picture! Sama! Picture! Kung kayo man ay mahilig mag-selfie for memories, sure akong magkakasundo kayo ni Gumi. Dahil sa kahit anong sitwasyon pa yan, basta may selfie, hindi niya kayo aatrasan. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abbas, Sama-sama Tayo, Pilipino! Sa ating next trending story, in sickness and in death, isang couple sa bansang Netherlands ang pumukaw sa atensyon ng netizens matapos nilang humarap sa marahil pinakamabigat nilang pagsubok. Ang dalawa voluntaryong lumapit sa mga doktor para isagawa ang couple's euthanasia. Hanggang sa kanilang huling hininga, hawak kamay nilang sinalubong ang kanilang pamamaalam. Ang makadurog pusong dahilan sa likod nito, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Ang susunod na paksa ay may masayang tema. Patnubay na magulang ang kailangan. Kapag ikinakasal ang dalawang tao, bahagi ng kanilang pangako sa isa't isa ay ang pananatili sa sakit at kalusugan. Pero kung ang pangakong ito ang magdadala sa iyo sa hukay, tutuparin mo pa rin ba ito? Usap-usapan ngayon sa social media ang masaklap na kwento ng matandang couple mula sa Netherlands na sina Monique at Louise matapos nilang sumailalim sa couple's euthanasia. Sa kanyang salaysay, isinaad ng doktor na si Bert Kaiser ang masaklap na pamamaalam ng dalawa. Sa 50 taon nilang pagsasama, tila dumating na ang dalawa sa sukdulan ng bighati matapos magkaroon ng demensya si Monique at hindi na makalakad si Louise. Halos buong buhay nila, nakadepende sila sa isa't isa.
at ilang taon din silang nagdusa nang magkasama. Nakahiga sa kama, magkatabi at magkahawak kamay. Isang matamis na halik at mahal kita. Bago sila pumikit at tuluyang mamaalam sa mundo. Matatandaan na legal ang euthanasia of physician-assisted death sa Netherlands noon pang 2002 sa bisa ng Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act. Gayunpaman, mahigpit ang mga panuntunan para pahintulutan ito. At isa rito ay ang matinding paghihirap na wala ng pag-asa pang bumuti ang sitwasyon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, happy anniversary Mr. and Mrs. John C. Ipinagdiwang nina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at businessman na si Jeremy John C. ang kanilang first wedding anniversary. Mga detalye sa showbiz report na ito. Bumuhos ang pagbati para sa one of the hottest couples in the universe na sina Pia Wurtzbach at Jeremy John C. na nagdiwang ng kanilang first wedding anniversary. Sa isang Instagram post, idinaan ng entrepreneur ang kanyang sweet message para sa dating beauty queen na Mrs. Kalaki pa ang ilang kuhang larawan sa kanilang intimate wedding na ginanap sa private North Island sa Seychelles noong nakaraang taon. Short but sweet na caption nito, "One year down, the rest of our lives to go, Mr. and Mrs. John C." Magunita na last Valentine's Day, ilang pictures din mula sa isla kung saan sila nagpalitan ng matamis na idew ang shinare ni Queen P sa social media with a caption, "I don't mind being stuck on an island with you." May 2022, inanunsyo ng dalawa ang kanilang engagement. At March last year, kinasal si na Pia at Jeremy matapos ang tatlong taong relasyon. Kamakailan lang, busy si Pia sa pagdalos sa iba't ibang bigating fashion events. At isang nga sa mga nagpasana o sa netizens ay nang ma-meet nito ang ilang K-pop stars gaya na Lisa ng Blackpink, Mingyu ng 17 at Jungwon at Nicki ng NHYPEN. Para sa DZRH TV, ito pa ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento tungkol po sa teknolohiya at syempre paggamit po ng siyensya upang makontrol o di naman po kaya ay magkaroon po ng access ito sa ating mga utak. Ayan po. Dahil nga po, napakagaling po naman talaga ng tao. At syempre, napakamalikhain. Pati po ang teknolohiya, kayang-kaya na po natin. And siguro nga po, ito na rin po ang ating tatahakin towards the future. Ang tinatawag na paggamit ng mga brain chips. Kaya naman sa ating po mga future scientists dyan, na alam ko po na marami po kayong mga ideya, maraming inspirasyon sa mga teknolohiya na katulad na ito. Dahil napaka-high-tech at akala po natin, napapanood lang po natin ito sa mga tinatawag natin ng mga sci-fi films and movies and sci-fi na mga TV series. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang ating kwento tungkol sa teknolohiya, ang paggamit po ng tinatawag na brain chips. At syempre, alam naman po natin ang ating mga future scientists dyan. Iniisip nyo na po ang teknolohiya at kung saan po tayo patungo, aba isa na rin po ito sa tinatawag natin na mga advanced technology. Pinapangunahan na nga po ng mga sikat po ng mga tinatawag natin ng mga scientists ngayon. O di ba? Ang pagkontrol po rin sa ating utak, gamit na rin po ang ganitong teknolohiya. Ngunit syempre, kailangan po maghinay-hinay, magdahan-dahan po tayo. Isipin po natin kung ito po ba ay makapagdudulot ng mas mabuti sa nakararami o ito po ba ay magiging mas mapinsala in the long run o sa hinaharap. Kaya naman po kailangan timbangin po natin ng mabuti ito, pag-isipan po natin. Although hindi po natin nakikita, nababasa, o di naman kaya napipredict po ang ating future, alam po natin sa ngayon, kailangan maging responsable po tayo sa paghawak ng teknolohiya. Alam naman po natin na nakakatulong po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit kailangan din po maging responsable din po tayo sa paggamit nito. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show.
assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Yong. Sama-sama tayo, Pilipino!